Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Graduation mo? Yung mga kailangan bayaran, nabayaran mo na ba? Mm-hmm. Naayos ko na po lahat. Mamarcha na lang ako. Congrats, bunso! Si Kuya Samuel mo? Lumabas eh. May inuto si tata sa kanya. Ah, ganun ba? Pakisabi, hinahanap namin sa dumaan kami. Ah, sige, sige. Betty, ganda mo na. Ano pinagbago mo? Oh, sige. Alis na kami. Makisabi na lang, ha? Sige. Pare, nakita niyo ba si Betty kanina? Diba? Ang ganda. Panalo, pare. Uy, pare, si Amel, oh! Tara, inom! Oo, pare. Sige na. Tara! Tara! Tayo! Tagal ka na. Tagay tayo, pare. Kasama ng tropa, pare. Oo nga, tara! Tatampo na kami sa'yo, eh. Popoy mo! Popoy mo! Popoy mo! Alam niyo naman bagong panganak si Macy's, eh, diba? Baitang ka na ngayon, pare, ah! Pala, pare. Nakita namin si Betty kanina. Umuwi na pala. Oo nga, pare. Graduate next week, eh. Kaya pala. Pero Samuel, ang laki ng pinagbago ni Betty. Dati patakbo-takbo lang dyan. Ngayon ang kanta. Ito may hugis. Tapos ang kinis sobra. Dito lang dito. Atong, isayusin mo pananalita mo, ha? Wala naman sa mga sinabi namin, ah! Pare, huwag ka naman, pare. Seryoso ka naman masyado, pare. Pare, tropa mo kami, eh. Bukas kami bayad, ah. Well! Oh, morning, Kuya. Sandali nga lang. Nipis-nipis ng suot mo, oh. Huwag ka lumalabas dito na nakaganyan, ah. Alam mo naman dito, maraming maiinit ang mata. Sorry, Kuya. Maliligo naman kasi ako, eh. Sige na. Oh, Kuya! Andiyan ka na pala. Kuya, ano yan? Ito, protection. Eh, alam mo naman dyan sa labas eh, kapag kagabi, di ba? Dami ng gago. Oo nga. Ate mo? Nasa taas natutulog. Si nanay? Binisita sila lola. Medyo malilit daw sila umuwi. Ganun ba? Sige. May birthday party lang ang pupuntahan. Sige. Ikaw nang bahala dito ka lang, Tina mo, ha? Opo. Chismisan! Saling Cora naman! Kayo nga ho yung mahilig sa chismis, eh! Hindi ako chismisan!
pare na disposa dito eh. Naku! Uy, ano ba? Kilabutan nga kayo. Nagagawa niyo pa talagang tumawa. Saka yung sinasabi mo? Pinagbibinta nga ba si Samuel? Bibiroan lang kami, okay? Oh. Hindi magandang biro, ha? Eh. Parang magagawa ni Samuel yung kay Betty. Kaya talagang tatabil mga dila niyo. Oo, yun yun naman. Sir, ma'am. Kailan niyo po ba kung sino may-ari ng mga tabi na to? Samuel, dapat mo yan, di ba? Sa'yo yan, di ba? Totoo ba sa'yo yung mga damit na yan? Ay, hindi ako gumawa. Sa'yo ba yan o hindi, sir? Ay, hindi ako gumawa. Ano, huwag nilaman dito, tay. Sir, sandali lang, sir! Sir, sandali lang, huwag nilaman dito, tay! Hindi na, tay! Sandali lang, tay! Tay, tay! Huwag ka mag-alala, anak. Sisiguraduhin ko na pananagot ang gumawa sa'yo nito. Hindi kami titigil hanggat hindi siya nagbabayad. Hindi nyo lang kasi napapansin. Pero may samanyakis yan si Samuel. Aling Cora, tama na po. Hindi nyo kasi napapansin dahil kasama nyo dito sa bahay. Baka ilang beses ko na yan nahuli. Naninilip doon sa banyo nyo. At saka bakit hindi nyo tanungin itong mga barkada niya? Akala nyo, tahimik, walang inikyan si Samuel? Naku, hindi ah! Nasa loob ang kulon yan. At kapag nalalasing yan si Samuel, kung ano-ano ang pinagsasabi. Pag tinitigan ka, manlalagkit ka! Sabi ko sa'yo, nakakunggigil, brad! Batay sa mga ebidensyang nakalap ng pulis at sa resulta ng otopsiya at mga pagsusuri na ginawa ng NBI, pati na ang DNA analysis sa t-shirt, brief at tibla sa buhok na natagpuan sa silid ni Betty, lumalabas na si Samuel ang pumatay kay Betty na nakatamo ng 21 saksak sanhi ng balisong. Kaya sinakdal si Samuel ng krimeng homicide dahil sa pagpatay sa kanyang hipag na si Betty. Batay sa ebidensya ng prosecution tungkol sa mga nangyari na tinanggihan lang ni Samuel, hinatulan si Samuel ng Regional Trial Court na may sala ng krimeng homicide at sinentensyahang mabilanggo mula 8 taon, 8 buwan at 1 araw hanggang 14 taon, 8 buwan at 1 araw. Pinagbayad din siya ng pinsala at danyos moral. Malakas ang kaso natin. Since na wala naman nakitang ebidensya na possible entry sa bahay, ibig sabihin lang na may access ang salarin sa loob ng bahay. Wala rin naman na itala na nawawalang mga gamit. Ruling out robbery, maliban lang sa kwarto at sa damit ng biktima na nasa banyo, wala nang ibang traces ng dugo. Yung dugo sa kwarto at sa damit ay nag-match sa dugo ni Betty. The victim was stabbed 21 times. At ang ginamit ng murder weapon ay isang one-sided blade. Ang isang uri nito, balisong o kaya kitchen knife. Kaya kung mapapatunayan po natin na may tinatago siyang balisong, ay malakas ang ebidensya natin siya para kasuhan siya. May balisong si Samuel. Ayop ka, Samuel! Tay! Paano mo nagawa kay Betty? Paano mo nagawa kay Tina? Wala akong ginagawa, Tay. Hindi ko ginawa yun, Tay. Basta mag-ginawa natin para gawin mo ito sa mga anak namin. Ikaw lang naman yung gusto magpakulong sa akin, di ba? Hindi mo matanggap, eh. Dati mo pa naman ayaw sa akin, di ba? Anong pinagsasabi mo? Itinuri kita na parang anak ko! Aminin mo na. Ayaw mo talaga sa akin kasi alam mo na sasabihin ko kay nanay na may kabit ka. Di ba? Kaya gusto pa kulong eh. Ha? Bakit? Ako lang ba lalaki? Ako lang lalaki sa atin, ha? Ako lang lalaki sa lugar natin? Ako lang ba yung may pagnanasa, Betty, ha? Ha? Tama na, Samuel! Gusto mo bang dinagan pa ang mga kasalanan mo sa pamilya ko, ha? Wala ko sa akin, ha? Hindi ko wala ko sa akin, di ba? Samuel, kapag napatunayan ang batas, ikaw pumatay kay Ben. Hindi kita mapapatawa. Hindi na, uy. O
ayan, bunso, ah. Gitnang-gitna yung grad pick mo. Pati yung diploma mo. Pina-frame na namin yan ng nanay mo. Tsaka, bunso, si Bettina, naglalakad na. Likot-likot na niya. Tagma na nga sa'yo, eh. Palangiti. Nak, huwag mo kaming aalalahanin. Okay naman kami, eh. Sana okay ka din dyan. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo.